So, it is a possibility para sa Blacklist International given that next place sila ngayon yung may hawak ng first pick. Yes, of course, pwede mong i-head forward towards a Beatrix or Esmeralda depending on the situation para sa side ng Blacklist. Pero usually kasi they already managed to secure yung pangalawang hero, which is going to be para kay Venus. Pero ngayon, given the bans na meron ng next play Evos, tinanggal na nila yun kagad, then yes, 1-1's gonna be the ban. Buhang gold lane nga naging priority dito ng Blacklist International. Open ngayon ang Beatrix for next play Evos. Pwede. Pero at the same time, open din ang, wait, Faramis! Pwedeng, and Faramis Valentina, mukhang hindi malabong mangyari yun sa matchup na to. Meron tayong Beatrix. So, ang hirap ng sitwasyon ng next play Evos in zone na OSX. Kasi, ang daming open, tapos, dalawa, alam mo yung blacklist, yung sagot nila dito, mas may advantage talaga sila. May Valentina silang pwedeng i-answer sa Faramis nyo, tapos makukuha pa yung Beatrix. If not, kunin yung Beatrix. The Emperor's Order. Your team is picking. Ano nga bang priority ng next play Evos? Nako. Sa kanilang first pick, Nasiyahay. Na pwede pa na maging flexible, Sona. They honestly want to give a lot more options para may matira pa sa kanila. Kasi may napansin tayo, right? Beatrix, Faramis, Valentina, still open. Kung sakaling i-pick up nila yung Faramis, Blacklist would instantly go for that Valentina. Instead, Blacklist goes for the Faramis, and it is a possibility na sira rin yung mag-secure ng Beatrix para kay Oheb. Kasi malaking impact yung magkakaroon sila in terms of gold play. Pero iba to. Madalas nating napapansin na magkalaban itong dalawa, pero pinagsama ngayon ng Blacklist. On to this priority, iba to, it's either you give it to the other team. Actually, hindi ka nila pinayorites ang Beatrix dito sa ating. Hindi nila pinansin yung Bea, so possible pick for Donut. Pero kung titingnan natin ang maigi, di ba? Uy, may trivia tayo dito. Manager si Batute, si Doggy, ng either main nung nag-champion ito. So history talaga, right from the start, andyan na si Batute. Pero going back to the draft, nagamit na to ng Onyx, itong Valentina and Faramis, pero hindi to nag-work. Hindi to nag-work kasi sobrang hirap niyang paganahin. Pero what if, ito nga talaga, makuha mo na, wala ka ng pangsagot. Pero man, may pakito pang inuha, XP mo kang energy yata to. Dahan-dahan na nire-reveal ngayon ng cards ng next play Evo. So, nakuha nila kaagad yung possibility na pwedeng mapunta kay Renegade. Pero makikita mo rin kasi, for the side of Blacklist, these are your champions. Kung meron man tayong isang kupunan na alam yung ginagawa nila in terms of drafting, ito yun. Kita mo kaagad kung paano sila mag-draft, and in the same way, being a gold medalist just shows that experience. On to this counter, Claude ngayon ang naging priority ng Blacklist International. So, we can still say for next play Evos, nothing much muna na nare-reveal. But on to this side, ano nga ba magiging target ng Blacklist? Who are, sino ba ito target nila dito sa pagban? Mukhang pwedeng si Lancy na yung mid lane na ang target nila, since wala pa ditong mage hero, wala pa silang pansagot. And I think, yun yung safest way to go into this banning, yung two bans mo na remaining, since flex pa yung Pakito and yung Akai, hindi mo pa alam sino yung jungler dyan, sino yung gagamitin na KZ. Wala ding hero si Batute, and meron na si Venus, meron na si Haji. So si Batute pwede lang targetin. Yeah, and dagdag pa dun, pwede mo ring tanggalin yung Savior. It honestly makes a lot of sense kasi makukuha ng IMU, or you don't want that Savior na makapag-skill ka agad ng kanyang ultimate, most especially because magiging mahirap ito para sa Beatrix. So in somewhat way, nakukuha nila yung gusto nila because they're still choking down the points sa kung papaano or kung ano yung makukuha nitong si Lancy, given na meron pa rin namang Eve. Pero that's less likely of a choice eh, kasi gugustuhin mo ba na magkaroon ng real world manipulation contest given na may Valentina rin sa kabila? Mukhang alam nga ang sagot dito ng Blacklist. Pinabawasan nila yung mga late game problems sa mga heroes na ito. On to next play, they banned out the Balmond. The on to our recent games, ibang class talagang lethal counter na nabibigay nito sa bawat laban. And also, this is a comfort pick for Wise, ha? Talagang paborito niya tong Balmond. Dahil nga pagdating dun sa objective taking, lethal counter retribution, objective-based yung Blacklist International eh. So mas gana sa kanila yung ganong klase ng lineup. So, na-targeted na next play Evos, heroes ni Wise, yung XP parang wala pa naman silang planong tanggalan ng hero dito si Edward. Pero again, I agree with Sona na pwede nga nilang tanggalan dito ng hero si Lancy. Yeah, and
Honestly, pwede rin silang magtanggal ng kahit paano yung mga peelers. Kasi I was thinking about the Diroth ban because Esmeralda is still available for the table. So at some point, posibleng ipick up ito ng Blacklist International given that they do have a lot of sustain para sa kanilang laban. Meanwhile, on the other hand, we're talking about setups and knockups, right? Akai and Paquito, makukuha mo kaagad yan with the knockup strike. But given the Masha is already off the table, para sa next play Evos, mapapansin mo na yung durability nila is something of a concern para sa next play. So, kailangan nilang kumuha ng something a little bit tankier and it's honestly gonna be up to Ren and Jade. Cho is still on the table. Cho and Atlas as well. There's your Esmeralda. Na pwedeng maging sagot pero ngayon, binawasan nilang XP lane choices ngayon ng Blacklist International. Ang Diroth dito ay pwedeng maging open sa kanilang side. Pwedeng i-pick up to for Edward. Actually, may Uranus pa. Karina. Karina. Oo, pwede kay Wise ha, pampalaga. Pero, I think, against an Akai. Yun nga ang threat dito. Hindi mo kasi alam kung jungler ba yung Akai or jungler yung Paquito. So, may room pa yung next play Evos na i-adjust yung lineup nila based sa magiging picks naman ng Blacklist. Kung saan mas dadali yung buhay ng isang jungler. Kasi yun talaga yung magiging focus nila. And meron sila ditong Beatrix na meron talagang damage output na maaasahan. Pero, they respected the mashup pick. Pwedeng rumor nga yun. Sobrang unat na. Baksha. Pero ang kukunin ng Blacklist, mukhang baksha nga. Baksha ba to? Siya nga ata ito. Mukhang baksha. XP lane na. Naging priority ngayon ng Blacklist. So na. Makes a lot of sense given na, alam mo yun, mas gugustuhin ng Blacklist na sama-sama sila eh. Pero kailangan nila ng someone that would drive the attention away. Kumbaga yung kukuha ng spotlight sa next play. Well, speaking of driving the attention, last Sunday, alam mo naman kung ano ginawa ni Edward with his hero sa mismong performance niya. On to his teammates to divert the attention ng kalaban. Pumunta sa base eh, bumisita eh. Kamusta kayo dyan? Nag-field trip? Yun ang mga kailangang iwasan because on to this hero kay Edward, ano talaga nito eh, comfort yet as well as yung performance dito, napakalupit. Uy, sobrang flex ka talaga ng ginawa ng next play Evos. They secured the Karina so hindi jungler Akai ang gagawin nila dito. Sicilian. Then meron silang Sicilian for the late game, man. The lineup of NXPE. Pretty scary on the late game, honestly. Yeah, pretty scary. And aside from that, alam mo yun, we're somewhat seeing na Karina's gonna go to the jungle. Yep. Yung EXP ay hahawakan ni Rene J. Pero honestly, hindi ka pa rin sigurado at some point kung ano yung mangyayari dyan eh. Pero for sure, I'm looking at the route na baka si Rene J na ang mag-EXP. Somewhat, 70% yes, Rene J. Yes, 70%. Rene J, Paquito. Pwede. Iba yung comfort niya kung nandun sa mismong role na yun eh. So anong option na ngayon ng Blacklist International to finally secure their jungler? Baksha, honestly, pwede. Ay, Barats ata. Barats nga. Barats. Barats nga, nakawala. Hindi na daw kailangan ng Matilda. Nakawala. Sapat na daw yung Paramis, tsaka yung Valentina. And this is a perfect combination para doon sa Valentina and Faramis because Faramis loves to go ahead and engage doon sa mga team fights nang sama-sama sila. Yeah. Barats wants to take things slow, hinahinay lang tayo ng konti, tapos kapag kaya na nating lumaban with the durability na may hawak ang Barats, in addition to the sustain na hawak din ng Faramis, magiging malaking problema to. And not to mention, yung mismong minus one na ginagawa na sa mga team fights na nagiging counter din sa mga assassins sa bawat laban. So we're seeing comfort picks going into the first game, but sinabi niyo nga kanina, scaling ang sagot ng next play Evos. How's that open window timing? Ano ba ang oras ng next play ni Evos to attempt against Blacklist? Pagdating kasi di sa mid game, mga 10 minutes, medyo 10 bits pa yung damage nila. Mukhang 15, looking at the 15 minute timer, parang doon natin makikita na magsha-shine itong lineup ng next play Evos. Pero kailangan nilang maging maingat talaga sa early game kasi early game wise, yung lineup dito ng Blacklist International, malamang sa malamang, meron silang planong ikot na talagang mangpupok lang na mangpupok. This is a Valentina and a Faramis. Dito natin malalaman kung paano nga ba babawi ang next play Evos laban sa Blacklist International. Simulan natin ang game number 1. Patuti o may Venus agad, nagtatapatan. May kita mo agad na nag-iipon lang din naman ng resources itong si Lancy. Alam nating later on pa nga magsiscale ang isang Sicilian. Pero
Cattell, both adjungers, hindi parehas ng ruta ng dinaanan. Yeah, and double avarice yung setup ng Blacklist International given that they want to go ahead and take things slow. Makasecure mo na sila ng objectives, pa-echa-echa lang ng damage. Pero ngayon, kita mo naman yung pressure. Blacklist instead ang nagbibigay sa kanila given that next play Evos needs the damage para maibigay kaagad nila with those three sprints. Baka posible na maka-engage sila further. But Blacklist International, they need to be able to take care of Wise. Maghinay-hinay sila in terms of damage. Pero super aggressive nila right now. Well, speaking of aggressiveness, ayun na nga, naagaw na nga. Since dito natin nakikita na wala silang data sa mga players na to, they're trying to depend onto the mastery kung paano nga ba sila i-pressure early game. Minamama na ni Wise itong si Kazen. Welcome to MPL, sabi niya. Rene J, actually, having a hard time on the XP lane dahil dun sa ikot na ginawa. So, mapipilit. Somehow, may konting delay from the side of the XP play Evos and Blacklist definitely in control. Somewhat, kita mo yung galaw nila, yung rotations nila. They're somewhat avoiding those types of fights. Sinecure man na nila yung major objective para mapigilan yung scaling ng next play because they know that with Akarina, Pakito, Beatrix, lalamang talaga sila in the early portions of the game. So sige, kunin muna natin yung orange objective and then right after that, kuha tayo ng sarili natin kasi ngayon, papalapit na yung turtle take and everyone's starting to get into position. Pero ito yung sinasabi nyo kanina, the open window na ni-utilize ng Blacklist International. For next play, Evos, they need to maintain the pace early game para hindi masira mismo yung pagkuha nila dito ng objectives. Because as far as we're looking at it, the pressure on the map, even sa unang turtle, si Wise ang nakakuha. Hindi na hinayaan pang lumapit ang next play Evos. Hindi tingnan natin yung lineup. Kumbaga may lamang. Uy! Nanakaw yung heavy spin! Haji ngayon ang iipit! Lancy wala na kawala and a first blood to be secured by Haji. Love the positioning mula kay Oh My Venus during that time. Kasi si Kazen during that time, papunta siya sa orange objective eh. Gusto niyang kunin yung orange objective ni Wise. And then, may nakita siyang bantay yung Paramis. So at the same way, wala siyang nagawa. It was a failed disengage na nagmula sa side ng next play Evos, resulting to another major objective secured by Blacklist. Right, nice. So na namang steal ang gusto gawin ng Blacklist International sa kampo ng next play Evos at Sona. At Santi, ito nga yung sinasabi nyo kanina, yung control ng mapa ngayon ay nag-Blacklist International nagdidikta. Early game-wise, yun talaga magiging kalamangan nila and Blacklist is actually using that advantage. Hindi nila pinapabayaan na sa early game, may makakuha ng resources to. Si Kazen nga, wala na siyang choice kundi ibigay na lang yung orange box niya kanina. Hindi nakakakain. Oh. Hindi nakakakain ngayon ang next play Evos given that madami kang kaagaw eh. Mahihirapan ka talaga to actually go ahead and engage in team fights kahit na meron kayong early game scaling. Kasi wala kayong itemizations, you also don't have the buffs to back it up. And ngayon, Blacklist is doing a pretty good job to always stay in position first. Maghanap muna sila ng posible nilang magpipick off. Look at it, almost 4 minutes na pero isa pa lang yung kill. Methodical, dissecting yung ginagawa ngayon ng agents. Still a classic approach for Blacklist International. Ito nga yung missing window eh, ng next play Evos. Ito yung mga moments sa school na hindi ka kakain ng recess. Mm-hmm. Doon ka kakain sa lunch. Doon ka babawi. Pero paano ka nga babawi? Dapat yung sikmura mo doon. Matibay. Early lunch yung ginagawa ng Blacklist ngayon. Kasi ngayon, Blazing Duet. Oh, Donut! Hindi na kayang makatakas pa si Oh My Venus sa may ipit ni Batute. Kaso nga lang sobrang sakit ang damage dito coming in from Oheb. Walang trade na makukuha ang next play Evos. Sobrang layong ni Kazen doon sa fight na mukhang ibibigay na naman nila yung pagong. They were somewhat trying to mirror the play na ginagawa ng Blacklist sa kanila kanina. Napansin mo, Edward just too tanky for them to handle. And at some point, next play Evos, gumagawa na naman sila ng mga plays. Unfortunately, hindi nila nako-convert yon into a kill and also into a major objective. Kaya ngayon, yung lack of vision ay nagiging problema na para sa kanila. Gila. Mula kay the Queen, Oheb, ang nag-secure ng kill. Top lane, outer third energy shields ay makukuha ng Blacklist International. Beautiful ganking coming in from Blacklist International. On point din yung mga pagkuha ng ultimate ni Haji with the IMU. Lagi siyang nakakakuha ng ipet. So hindi nasasayang yung mga nakaw niya. And at some point, di ba? Yun din yung iisipin mo eh. Kasi ngayon, Blacklist International, focus talaga sila doon sa top side because they already managed to do their job kanina doon sa may banda ibaba. Secure the objective. Pahirapan ng kaunti itong si Rene J sa pagkuha ng kanyang mga items. Kaya tingnan mo, Rene J nakaposition na sa gitna. Well, uy, speaking of positioning, si Haji ang magiging unang kill ng next play Evos, Rene J. Pero sa bottom lane, si Edward at si Wise, looking at the control of the map ngayon,
Napipressure ng NXP kung anong objective ano kukunin. Parang sila yung nasa sitwasyon ngayon na parang kung ano yung malapit sa atin, yun na lang kunin natin. Kasi wala tayong choice eh. Hindi tayo makapag-jungle doon mismo sa camp natin. Kasi nga, bisita ng bisita lagi si Wise. Buy time ang kailangan gawin ngayon ng next play Evo Sona. With the items, kamusta ngayon ang sitwasyon nila? Honestly, with the items right now, kung tutuusin, pa-build pa lang sila eh. But already, looking at it, it's already a Radiant Armor secured by Y. So instantly, so wala pa rin build-up dito si Kazen. So kahit pa paano, matatanki niya pa yung damage na mabibigay nitong jungler ng next play Evos. Meanwhile, for the side of Blacklist, yes, that was a good kill. But matute though, using the heavy spin. Na talaga ang habulin. Oheb dito, ahabol pa nga with the Blazing Duet. But matute will survive. Haji dito. Panghuli in case man na sumobra si Donut. Pero nagka-cut lang ang mga expirators. Turtle will spawn in 5 seconds. Pero si Oheb talaga, kuwang-kuwa niya lahat ng resources. Mukhang hirap na hirap si Donut on the laning phase. Dahil 2 levels yung gap nila. Well, delikado yan. Ngayon kailangan ng damage ngayon ng next play Evos. Pero sa mismong distansya na ginagawa ngayon ni Haji at ni Oh My Venus, hindi man lang lumapit ngayon ng next play to attempt, is respeto pa rin nila. Hindi sila makahanap eh. Hindi sila makahanap ng opening given that there's just so much pressure na nagbumula sa Blacklist International, right? Minsan, itong si Venus and si Haji, hindi na sila nagahanap. Instead, patuti na naman. Oh, the moment na pumasok siya, agad sa likod. Pero si Wise, grabe yung tapang niya dito. Out of place, but out of place si Batu trying to get vision on the death push. Pero si Lance yung magiging target ng dalawang member ng Blacklist International. Sabi ano pa, kukuha pa ng isa. Si Donut, tumumba na. Early game dominance coming in from Blacklist International. Habang nangyayari ang lahat ng yun sa gitna, ay gumagawa ng trabaho. Focus lang sa goal si Rene J on the top lane. Nakabasag siya ng turret. At least somehow nalilevel nila yung nakukuhang kalamangan. Pero men, 7 minutes in, 6k gold lead, sobrang laki nito. Alam mo na kagad kung anong oras na eh. It's UP time na eh. UP time. Kasi mapapansin mo na kagad, nagtipon-tipon na sila dito sa bandang mid lane. Ito given na. Na-secured na yung Demon Hunter Sword and Golden Staff ni Oheb, that just goes to show na lamang kagad sila. But Batute though, sumubok na makakuha ng setup. But this is the problem. Meron kayong setup but there's not gonna be a lot of damage given na wala pang itemizations both Karina and both si Donut. So Kazen and Donut need to find a way. Oy, si Oh My Venus ang habulin lang pero may altar na nila. Tago Oheb tries to go in. Meron ba siya Blazing Duet? Buhay pa rin siya. Altar ang sasalba. Pero si Rene J may mga sapak. Andito na ang kamao. Babawi sila ng kill. That is 2-for-1 trade. Hahabol naman si Wise kasama si Oh My V. Pero Oh My G, babasag ata ng Tore. Habang si Batute, hindi tinitigilan ni Haji. Hindi pa rin tapos ang laban. May concussive blast mula kay Batute. 1v1. Pero si Haji pa rin ang nakakuha ng kill. May TP, men. Sinubukan pa. Welcome to the MPL. Yan ang sabi ni Haji kay Batute mula kanina. But you're already starting to see kung ano nga ba ang nakikita natin sa Blacklist International. They have the sustain, they have the durability, and they're maximizing that against next play Evos na hanggang ngayon eh humahanap pa rin ang paraan nila para makapag-engage. It's methodical. Right after taking the turrets, ngayon naman pupuesto sila uncontested door na kanila makukuha. Sinubukan i-delay doon ni Batute sa mismong 1v1 kay Haji. I know ang laban ngayon ng next play Evos is to buy time because kailangan nila makapick off dito dahil kulang nga sila sa damage. Yun yung mga naginagawa, kumbaga yung sense na kailangan mo gumawa ng play. Late game talaga ang inaabangan ng next play Evos and hindi sila binibigyan ng room ng Blacklist International. Even yung own resources on their camp ninanakaw. Even the minion waves kinokontrol ng Blacklist International. Ano nga bang comeback dito Sona ng next play? They just need to really protect the inhibitor base kahit na napakarami ng damage dealers mula sa Blacklist International. They just need to be able to provide something. Heavy spin magagamit na. Ginamit niya sa counter mula doon sa damage pero bigla nawala si Oheb. Kaso nga lang may altar gagamitin. Mabubuhay pa nga si Edward sa gitna pero ngayon si Batute ang kapalit niya. Babawi pa sila. But Rene J tries to go in. May knockout strike. Mananakap. Pero may flicker. Pahabol si Kazen pero hindi magiging enough. The Queen is still alive. The Hitman
with a place, pero ang taas ng sustain ng Blacklist International dun. Sustain na ipakita ng Blacklist, but I just have to say that was wonderful defense na nagmula sa next play Eagles. Walang nakuhang inhibitor turrets, courtesy ng Sanguine Claws. Pagkatapos nun, apat yung naklapback. So, ultimately so, even with the itemizations na nagmula sa Blacklist International, nawala ka agad si Oheb with that bat's impact. So, yun yung pwedeng magsalba sa kanila. They have the significant wave clear para makuha yung minions. They have the significant damage na ngayon ay unti-unti na natin napapansin kay Lancey, given na may Clock of Destiny, Lightning Truncher na siya, dalawang items, and yung stacks din. 10 minutes na tayo sa laban. Unti-unti na nating mararamdaman yung damage ng Sicilian. Wow, now Lancey, pwede ngayon, kumbaga, pangdagdag ng damage, because looking at this Valentina kay Haji, ha, 2 levels ahead. Masakit yung Valentina ngayon, but to counter this, kailangan nila ng reach in order to take down one from Blacklist International. Pero what we're seeing here, hindi nga sila gumagala kahit mag-isa eh. Sa laban na to, na alam nila yun yung magiging winning condition ng next play Evos. Yun nga, kailangan pa nila mag-buy ng time. Eh nagkakaroon naman dito ng moments of brilliance yung next play Evos. Actually, tama din si Sona na ang ganda ng depensa ng next play ha, hindi sila nabasagan kahit na sobrang laki na ng gap yung naipundar dito ang kalamangan ng Blacklist International. So still, kaya pang bumawi ng next play Evos kasi meron sila ditong Sicilian na pagdating sa Linky Malimo talaga kayang-kayang i-penetrate yung defenses, yung backline dito ma-access din ng NXP. It's all about the time for next play Evos, pero nag-iisa si Rene J. Nako! Tatlo mula sa Blacklist, Sandy! Ilang flicker hatak mula kay Omay Venus, pero tuloy pa rin ang marathon. Takbo-takbo, bilis pa rin. Mula kay Rene J, kaso wala na siyang sprint. Nandito si Edward. Laban na lang! Apat ang hahabol sa kanya! Under the turret, dun pa siya dadaan. Yusa din ang double flicker from Blacklist International, and the Hitman goes down. Impossible clapback. Ang galing ito, nakikita natin ngayon sa mismong ginawa ni Rene J. Naka-follow up doon ng suporta ang next play Evos. Pero kailangan nilang depensahan ang damage yung tulad yan. Si Owe pumapasok kay Lancey. Ooh, hindi magiging inakontakbo ni Lancey with the help of the sprint. Dahil sobrang tulin din, full stacks coming in from that Claude. The Filipino Sniper ngayon magpapalit muna ng barrel. Gusto nilang maghanap ng kill. I'm talking about Rene J at this point, di ba? Gusto niya makakuha ng kahit paano. Pico Preta sa likod! Kazen will secure the kill out to Haji, pero siya magiging kapalit. Si Batuti naman may ipit. Ngayon, buhay pa rin ang NXP, pero dalawa lang din depensa. Medyo mahirap ang sitwasyon nila. Pero 12 minutes onto the game, wala pang inhibitor turret na nababasag ang Blacklist. So somehow, buhay pa, humihinga pa rin. May Lord yun ang Blacklist International. Going back to my point a while ago, it was a little bit of overposition mula sa side ng next play Evos. Like yes, they do have the damage, pero wala pa silang sustain eh. And mahihirapan talaga sila to actually bring down the big boy na naglalakad sa mid lane. Wise already it's securing wise. Radiant Armor, Guardian Helmet, todo na talaga to, wala nang uwian. Pero si Rene J na sa backlines. Ako yung altar talaga dito, yung nakakatakot pag binitawan na. Mahirap kaso si Rene J, umikot. May pwesto siya, sino kaya ang matatamaan? Edward nga lang yun. Hindi basta-basta may ipit. Ngayon, makakatakas pa mula sa heavy spin. The attempt coming in from next play Evos, hindi pa rin sila nakakuha. Hindi nagpe-pay off yung mga setup nila. Pero si Rene J may ipit ata. Nahatak pa ng bahagya. What a kill! The burst damage coming in from Oh My Venus. Ito na nga, kumakatok na nga sa base ang Blacklist International. Apat na membro. Kaya bang depensaan pa to? Pero si Aji ha, nakakuha ng damage mula kay Lancey. May buy time pa dito para makapag-push ng konti ang next play. Mabilis silang nagkaroon ng wave clear during that time, at bukod pa doon sa damage na naibibigay nila, there are some backdoor plays na ginagawa both Rene J and Kazen. Unfortunately for them, medyo naaamoy na ng Blacklist International kung ano ba yung niluluto ng next plate, which is why they're always checking doon sa mga bushes. Sinahanap nila kung sino ba yung posibleng hitman, kasi ngayon hindi lang si Rene J yung hitman, si Kazen din. Kailangan takpan ngayon ng niluluto ng next play Evos dahil nakakaamoy. Oheb na pa burst down, pero si Omay Venus na nakuha ng kill. Nice attempt coming in from Kazen, kaso lima yun, mahirap kumuha pag naipit ka sa lima, kaya naman hindi naging enough yung kanyang damage doon para i-take down si Oheb. Sobrang armed up na rin ito eh. That was good initiation mula kay Kazen, kasi ang una niyang tinarget was si Oheb. Chunk down to 25%, pero heavy spin na naman. Uy, si Omay Venus na dinit sa base. Dinala sa base, immortality pop, wala nang kawala. Ngayon, itutuloy pa nila. The defense is up for next play Evos. Hindi matutuloy ng Blacklist International because of that play from Batute. -1 to -1 defense pa rin ng next play Evos.
oras ang kailangan nila ngayon para makabawi. They have the kits. Nakita mo yung heavy spin all throughout. You know, aggressive yung naging play doon ni Oh My Venus and Blacklist International. They wanna go for the kill. They wanna eliminate each and every member of Next Play Evos para matapos na tong laban na to. Unfortunately for them, it was only Oh My Venus na medyo nasa tapat ng Crystal Base, and after so, nagamit ka agad yung heavy spin. Clutch yung heavy spin ni Batute doon, and right now, gusto nilang ilaban yung positioning. Unfortunately for them, masyado kasing durable. Not two, but three members. Sama mo pa yung jungle device. Well, speaking of positioning, look at this as Edward na sa backlines. Gagawin ba nila ang Lord? Si Lanzi! Yung Lord ba ang magiging bait? Batute. Oh, uy, nag-flicker in na si Aji. Hinamit ng heavy spin. Sobrang sakit na kumbo, Akai, na nag-deal ng damage. Donut! Pero makakatumba naman. The shotgun play coming from Donut. May even din si Batute. Pero masusurvive sila. Si KZ at Renegade lang natitira. The Hitman is the only man alive. Blacklist International, merong isang minion na pwede lang asahan upang tapusin ang laban. Magiging enough ka ba yung kanyang kamao? Pero mukhang hindi. Magmamarcha na ang Blacklist International at tatapusin ang unang pagtutuos. Pero tuloy pa rin ang depensa. Renegade is still trying to buy some time. Pero that is it. Game 1 will go to Blacklist International. Code remaining strong sa unang laban sa Next Play Evos. Hindi na pinak hindi na pinak